So, hello po. Ngayon, magluluto ako. Papalambutin ko muna yung Minadua. Ano, pork. Sa sinigang. Minadua. So, palalambutin ko muna siya dito. Then, yung mga 45 minutes. And then, pag malambot na, eh, doon ko papakita sa inyo kung paano yung tawag dito sa amin, puntini. Yan. Mga ganyan siya. Masarap din sa adobo ito, pero sinigang ang gusto ko eh. All time favorite. Siya. Yun. So, yun nga yung naging pumunta ako sa supermarket kanina. So, yan. Namili ako. Kukuluan natin siya ng siguro mga 45 minutes to 1 hour. Ayan. Hindi ko na siya tapos muna. Tapos guys, kakain na ako ulit ng leftover. Papainit ko muna. Yun. May good news ako. Alam niyo ba nung oras na? 1:30. Ngayon pa lang ko kakain ng tanghalian. Parang effective ito ah. Hindi ko nararamdaman yung gutom. Hindi ako nakaramdam ng gutom. Pero, bali, second day ko na siyang iniinom. Ngayon, nag-take na ako kaninang umaga ng isa. Siyempre, mamayang gabi na naman. Yun. So, bali, ang effect niya, ewan kung mapiling lang ako, baka. Pero yun ang nararamdaman ko, yung hindi naman ako masyado nagugutom. Yung nakakaramdam ng gutom. Parang mukhang effective, ha? Tiyo, 1:30 na, ngayon, kakain na ako dahil, pero hindi pa ako nakakaramdam ng gutom. Yun. Eh, sinasabi ko lang para at least alam ninyo na parang effective nga. Yun, kaya malay mo mag-order ulit ako ng ganon. Parang nagugustuhan ko. Nung una, na merong naramdaman ko na konting parang nahihilo, nakakahilo. Ewan kung yun, baka ano lang yun, basic instinct. Hindi ko lang alam. Pero yun ang ano ko na ramdaman ko nung first na nag-take ako kahapon. Yun. Baka exaggerated lang ako. Hindi ko lang alam. So, yun na. Pagka kulo nun, pakita ko sa inyo kung paano yung way ko ang pagluto ng sinigang. Ano siya, lalagyan ko ng gabi. Sinigang sa gabi. So, yun na lang. Mamaya na lang ulit. Bye-bye. So, ito na nga yung susunod na step. Habang pinapakuluan ko yung karne. Ayan, kumukulo na siya. Siguro mga 20 minutes na siyang kumukulo. So, ang gagawin ko,
ng gabi. Ilalagay ko na para sabay na rin siyang lumalambot sa tsaka sa karne. Tsaka ito, tomato. So, balatan natin. Tsaka yan, ang ingredients. Yun, eh, ano siya yung na chipola. Ang tawag dito sa atin, parang, ano, yung sibuyas. Onions. Yun. Kasi dito sa Italiano ang tawag cipolla. So, yan. Itong gabi. Para malambot na siya. Actually, gusto ko nga yung minamash ko pa siya eh, pagka lumambot na para ano, malapot yung sabaw. Malapot-lapot ng konti. I-ano ko pa siya para mabilis lumambot. Dalawa lang siya. Dalawa. Yun. Tapos, ang ilalagay kong gulay, yung meron din ako lalagay ng gulay. Basta, pero, yun, pang final na yun. Pagluto na siya, yun palang ilalagay. So gasan. Yan siya, guys. Oh my goodness. Ilalagay na natin siya. Tapos, isabay ko na rin yung onions. Kasi hindi naman ganun katigas yung malambot na siya ng konti dito. Kaya na. Kasi hindi naman siya ganun katigas yung karne. Kaya yun. Yan. Buo na nilagay ko para kasi masisira din pag hinati ko lang eh. Tsaka mas masarap pagka buong onions. Tapos yan, tomato. Hindi ako gumagawa ng chopping board kasi
Madali lang naman eh. Ganyan lang. Yan. So, after nung 20 minutes, yan na siya. Yan na po siya. So, yun lang. Mga after 30 minutes, pag kumulo na, then, pwede nyo nang lagyan ng ito. At saka yung mga salt or and Maggi cubes or Maggi sarap, magic sarap. Yun guys, bye bye. So ito na po yung after bali 45 minutes na siyang kumukulo. Malambot na siya. Yan o. Malambot na siya, pati yung tomatoes, yung ibang gabi, malambot na siya. So, titimplahan na natin ng lalagay ko ng salt. Siguro, yan. Ganyan lang. Then, yung pang-asim, ito, sinigang mix. Hindi ko lalagay lahat, ano lang yon, siguro half lang nito. Meron pa siyang tira. Tapos, hindi ko na siguro bahalan na kung lalagyan ko pa siya ng gulay kasi ang dami na ako. Iba, nagda-diet na nga ako. Yun, ito lang mga karne, ang dami-dami na naman. Ang dami-dami na naman. Kung ilang beses, araw ko na naman siya kakainin. Dalawang araw siguro. Kasi guys, yung gamot parang effective, hindi nakakaramdam ng gutom. Kaya parang nagugustuhan ko siya. Yung gamot, effective yung diet pills. So, tikman ko. Kung okay na siya. Parang mahalat eh. Pero okay lang. Lagyan ko ng konting tubig. Yan. So, yun guys. After nung pagkalagay ko nung mga yun, mga pampaasim at saka salt. So, siguro after 5 minutes or 10 minutes okay na siya, pwede na siyang kainin, pwede ko na siyang dinner.
Yun. Yun lang po. Update ko na lang ulit kayo sa yun nga at yun tungkol sa ano sa diet pills. Tapos yun, ang issue ngayon, yung issue ngayon sa para sa ano sa PhilHealth, grabe naman sila, no? Yung premium contribution ng PhilHealth, 3% daw ang inaano kakaligtasin na para sa mga overseas Filipino na member ng PhilHealth. Tsaka parang oh, yun 3%. Tapos kung hindi ka naman member pero OFW ka, pag umuwi yata yun, may dagdag yung kinakaltas. Kaya, yung 3%, malaki din para sa aming mga OFW, syempre. Lalo na yung iba, hindi naman ganun kataas yung sweldo. At saka, sobra naman sila. Hindi kung ganun, syempre, maraming, ano, yung, hindi na lang magpapamember or, hindi na sila uuwi, ganun. Parang hindi sila maano, sabay hindi pa yata na-approve yun, no? Sana wag naman. Kasi hindi pa nga tapos yung problema nating lahat sa COVID. Tapos eto na naman, PhilHealth na naman. Dito nila inaano. So, oh, parang nakaka-ano lang. Parang nakaka-sad isipin na iyon nga, hindi pa tayo tapos sa problema sa COVID na yan. Tapos, ito na naman, paparating na naman, another na naman na iisipin o paproblemain ng mga naming mga OFW. Siyempre, yung 3%, malaki rin yun para sa aming mga OFW. Dahil, at napakarami naming mga OFW, hindi lang dito, kahit sa iba't lahat ng iba't ibang bansa. Eh, ang laki nun, di ba? Kung pagsamasamahin, pag-ipunit. Napakalaki yun. Kaya, yun lang, masasabi ko, sana, pag-isipan naman ng mabuti ng gobyerno. Sana wag nang ituloy dahil hindi pa nga nakaka-recover tayo lahat sa COVID. Yun lang. Ayoko naman siya niisip yun dahil hindi pa naman ano, talaga ano, approve. Sana wag nyo matuloy. Yun lang. Yun lang po. Bye-bye. Paalam. Bye-bye.